kanilang agimat at may tanong. Ang gobyerno ng Cavite, magmula sa kasaysayan, tara at siya sa atin ng lihim ng karunungan. Kung paano naging masama yung tao. Siyempre, kung meron ma-interview yung mga sinauna na wala, hindi ko pa alam. Kung meron silang ma-interview bago may dudok kung ito sa akin. Dito sa huli, nagaganda, pinay ko na. Maganda sana ganun, no? Maganda, oo. Maganda sana yung imumulat din natin yung tao na tungkol sa kasaysayan na yan, no? Sabi lang sa atin, pwede mong ilagay na true story, eh. Totoo. Totoo naman. Hindi katang isip lang na pwede natin mapanood na buong mga dugong Cavitenyo, mga lihiting Cavitenyo sa balawate ng Cavite. Masasalansan sana natin yung hindi lang ang kwento na totoo talaga, no po. Total naman 70 to 72 bago na matay si Nardo, hindi niyo na nakasama, no. Kahit doon na lang mag-ending, eh. No? Maganda sana 'yan, no, para maimulat naman natin yung mga kwento na talagang patotoo. Maganda sana, no? Sa biglang sabi, eh. Sa part 2, pwede yun. Part 2, kay Tatay Baldo. Noong mapatay si Putek, nasa... doon sa nanggaling si Josephine. Malayo pa sa Josephine yung pinagkamatayan, eh. Yan, sa biglang sabi, yung nakaparada ko, che. Oo. Pwede akong makuna ng litrato, lumapit ako doon. O merong gaganap na ako. Lumapit ako sa kotse, tinignan ko. Nakita ko si Putek, ang daw mga PC sa harap ng kotse. Oo. Pinamaril yung kotse, tinignan ko yung mukha ni Putek, yung katawan. Walang dugo. Ang may dugo lang ay yung dito sa pagkapalo. Palo lang? Oo. Walang butas yung damit. Paano nangyari yun, no? Isinakay nung pumalo, nagmaneho nung... nagmaneho ng kotse yung pumalo, eh. Patapos isinaksak doon sa rampe. 20 men may posting. Posting kasing taas ko. Yan yung posting na yun. Kasing taas yung posting. Kasing taas ko yung poste. Putol. Meri isang buo. Yung buo andito. Yung putol andito. Nakasaksak ko yung kotse. Pabalagbag na ganyan. Ang layo, tigis ang bangkal. Paano nangyari yun, no? Imposible kung ang nagmamaneho nun eh, puti kong pinamaril, imposible hindi sumayad yung kotse. Totoo. Wala, makinis na makinis yung kotse. Hindi tambang, no? Di patay na. Patay, Ang nagmaneho eh, yung buhay. At saka yung baril, nasilip ko, nakapatong lang sa kamay, hindi naman nakaganoon yung kamay. Pagka ang tao... Hindi talaga nakalaban, no? Pag ang tao eh, binaril mo, namatay. Nakaklip yung umay. Nakaikom yung umay. Hindi masatanggal yung hindi natanggalin. Hindi naman gaganon ng kamay noon, eh. Basta patay yun, eh. Nakaikom yun. Kumbaga nakaganon lang siya. Nakapatong na yung baril. Nakapatong lang. Hindi talaga ano, no? Tapos yung sinilip niyong katawan, walang butas. Wala. Bumbo yung damit, eh. Yun lang, yung palo lang talaga. Palo lang talaga na nakaganyan doon sa kotse. Siguro mga ilang oras ang patay yun. Baka wala pang isang oras, eh. Wala pang isang oras. Pero durog na, pati utak kasi dun, eh. Ikwentay mo, yung mukhang ganyan. Yung mukhang ganyan, eh. Sabi ng kone, naging ganyan lang kakitin. Manipis na, no? Pipi talaga siya. Pipi. Inayos lang din kay Samsung. Kay Samsung na lang pinaayos. Siyempre, buo pa yung mukha niya, eh. Punerario lang, inayos yun. Hanggang sa nilagak sa dasma, no? Yun yung time na hindi na kayo nakapunta, no? Hindi na ako pumunta. Ayaw na ako papunta yun ang mga pinambiyan ako, eh. Dahil baka magkaroon daw ng warm-up, pati ako makulit. Kaya hindi na ako nakapunta. Miskin nga sa lami, hanggang sa living, hindi na ako napunta ng pinambiyan ako. Kasi yung pinambiyan ako, ang tao daw ni Puta ay tatay. Kapatid ng biyay ako yun. Ang tawag din ni... Putik. Tatay. Pati naman ako, tawag ko rin daw. Tatay din. Pinambiyan ako ngayon, kaya tatay din tawag. Maganda. Natutulog kami doon. Misang kami dalawa lang ni Putik. Magkatabi lang kami. Kaya nung hindi... padala ni Bukalan ng pere. Tsaka yung baril. Oo.
yung galaw ko ngayon, napatong yung barato ko sa baril eh. Yung hammer na ginaginto, ayun tsaka yung sorbitan, ginto. Ginto. Gold cap. O, mahal nun eh. Oo, ang sabi ng nagbigay ni Bukalan eh. Sabi, ang sabi raw eh, Mander, pangalawa ka lang sa meron itong baril na ito. Oo, kasi parang pasadya yun. Oo, no? Fortified din eh. Galing talaga sa... Pati na rin yung kay Manesyo, ay kay Mencho, no? Kumaga, yung kay Mencho, yung carbine ni Mencho, sa'yo talaga yun. Oo, yun ang binigay talaga sa ni Putek. Sabi sa ni Putek, bati ito niya yun. Mahal na mahal ko nga yung barila yun. Tama na sa'yo yun, eh, no? Oo, tinesting ko nga yun, eh. Yung isang clip, eh. Wala, wala sabi. Talagang diretso yun, no? Hindi mo masasabing paltik, eh. Hindi. Saka, yung nagagawa doon, meron magagawa ron sa may Navarro eh. Magagawa ron. Sa natin nga nang nagawa ko. Ito lang nga niya pinakamusi kong nagawa. Gold, no. Ayun ba yung napunta kay Mencho? Yung carving ko? Oo. Yun sa kanya yung napunta yun, no? Yun nakuha rin naman pumatay. Tapos napatay naman sa sakahan, no? Hindi mo naman masasabing PCD yun? Hindi, maring... Parang si Big Jam, pero pag pinalabas sa pinikula yung mga PC, lalabas mo. Oo. Pwede rin siyang dumuktong sa kwento na maaaring magagawa kung magagawa ng true story. Ha? Pwede din siya maduktong, eh, no? Pwede rin maduktong yung kay Dading at saka kay Duknoy. Si Duknoy, di ba? Dating parang alalay din ni ano yun, eh. Imenso yun, eh. Medyo gumagalaw. Gumagalaw kasi doon si Medyo. Medyo parang sigarin yun doon, eh. Oo. Gumagalaw. May kanya-kanya silang galaw, no? Ang ganda sana lang istorya na yan kung sa jumpa, totoo talaga, no, na mamumulat din yung tao kung ano talagang kasaysayan ng Cavite dati, no? Oo. Total, nandito na tayo. Pwede rin gumanap yung mga nandito mga artista sa Cavite, eh. Lalong-lalo na po sa ano, kay Ramon Bongo Rivera Jr., buha. Pwede silang gumanap, siyempre, eh. Ama niya na rin yung gumanap noon eh. Parang kasaysayan na lang din ni Senyor Ramon Revilla Senior. Ang naging yapak naman ni Ramon Revilla Senior, kung magagawa na sana ng pelikula, sana, no? Yung magandang panoorin na pwedeng kahit sa sine mo palabas eh, na hindi ka mananawa. Eh, palbasa ngayon, ilang beses kong pinanood sa TV. Nako, malayo-malayo ako yan. Kaya nga, sana may diretso yun, no? Makakita naman lang ng mga taga-Cavite na kung ano talagang kasaysayan, no? Maganda sana. Maganda. Ayun lang naman ang mitiin ko, eh. Kung bakit ako nagtatanong at kung bakit ako masuri, para malaman natin yung kwento bawat isa. Eh, gaya ba ng pinatenga ng BI? Wala naman pinakita ang plantation, eh. Oo. Wala. Walang plantation na nangyari? Wala. Walang plantation ng marijuana. Wala ipinakita. Meron totoo? Meron. Meron. Totoo. Sabihin na itinatay ang NBI. Mga alagan ni Putik lang ang pumatay. Si Putik ay andito sa Alapan. Pero hindi alam ni Putik yun, no? Maaaring yung operation. Operation. Na hindi alam ni Putik na in-operation pala yung planta na yon at ang mga tao ni Putik ang pumatay doon. Oh. Na napagbintangan naman si Putik. Maaaring ganun, di po ba? Ganun, sa analistic, ha? Sa pag-aano natin, ha? Siyempre, eh, alam naman natin mag-analyst eh, kung paano yung nangyari, di po ba? Ganun. Wala rin patotoo na inahunting ni Nardo si Kapitan Ingo. Wala rin patotoo nun. Wala. Kapitan Ingo, eh. Kumakain ng bala. Pero ano naririnig nyo na rin nun yun? Kalokohan yun, hindi. Napauwi pa rin ito daw yun, eh. Diyan. Apat rin yun dyan sa Bagong Bayan. Pero wala talagang ganun pa. Ganun pala nung nangyari. Kasi, ang dami kasing tahi. Ang dami kasing tinagpi. Ang dami tinakpan. Parang boy pa hanggang ngayon eh. Captain Do. Pero wala talagang inkwentro pagdating. Wala naman sasabihin istorya si Captain Do eh. Ang nangyari lang yung kapitan kay Kapitan Edicet. Oo, yun lang talagang. Kasi ibang tao, marami nakakaalam na sikap sa Edicet, eh,
ang nagbigay nga ng anting-anting kay Captain Edicet, tsaka kay Captain na kay Narong Pute. Iisa? Iisa. Isang matandang babae. Iisa lang ang nagbigay sa kanila, no? Hmm. Ano kaya binitawang salita ng babae dun sa dalawa, no? Yun lang, hindi ko alam. Hindi ko nakakuin noon. Hindi kaya yun nagsasala? Bukan, yung... Yung kay Edicet na punta yung... Yung gano'n, yung... Saya. Saya, nagsasanag. Oo, oh, nagsasanag, no? Yung kasi yung unang-una rin dito sa Cavite na nagsasangag. Yun, kay Capitan Edicet na punta yun? Yun ang napabigay kay Edicet. Mm-hmm. Eh kay Putek, ang binigay ay yung mabigat. Yung kaya sawa? Yung ahas? Hindi, ang binigay kay Capitan, kay Nardong Putek, eh, yung buntis na pinatay niya. Ba, ang hanapin ni Putek, yung babaeng nagbuntis nang walang asawa. Paano hanapin yun? Walang masawa. Walang asawa. Paano nabuntis yun? Bigay ng nilalap ng Panginoon, ng kalikasan. Hinahanap niya yun? Oh? Hinakwerto sa akin ng matandang babae. Ah, hanapin ni Nardong Puti yung buntis na babae na walang umasawa. Walang umasawa. Ano niya nakita yun? Yun ang tanong. Diba, siyempre nakuha niya yun. Nakuha niya yun. Pinatay niya yung babae na yun. Binihakap niya, kinuha yung petos. Para siyang nag-opera. Tapos kinuha yun? Kinuha yung petos, nilagay sa garapon. Oo. Tapos nilagyan ng dasal at saka alcohol. Para hindi mabulok. Para umiikot lang yung petos dun sa bote. Oo. Pagkaka... Iminom siya, natiyo, lalagyan niya uli. Konting orasyon. Orasyon na niya uli. Anong pala, ano? Yun ang kwento sa akin ng matandang babae. Kaya, kabila sabi ako, papasalamat niya sa matanda. Hanggang ngayon, nakibuhay pa. Oo nga naman. Oo. Kumbaga, ayun ang tinatawag na biyaya sa iyo. O biyaya sa akin ng matanda. Mm. Oh. Meron pang isang binigay sa akin ng matanda. Napag ako yung naglalakad kami dalawa ni Puteng, merong halimbawa lubid. Lubid? Lubid na. Nakaharang na lubid? Nakaharang na lubid. Huwag ahapang. Kailangan? Angatin ang lubid. Iaangat? Lulusot? Para huwag ganyan lulusot ang karambala. Para lampasan ang dating. Galing nyo. Eh dinanat ko nga, pinamarin kami ng PC nung araw eh. Anim kami. Wala na pa kayo kami magkasama eh. Ako nasa ulihan eh. Wala pero niraratrat kayo. O, niraratrat ka rin. Pero walang tama ni wala, isang. Wala. Talag talaga, no? Yun ang pinangahawakan ko. Pero sa tingin nyo rin, Ate Baldo, may iba ko lang din yung... Kay Kapitan Edicet, palo rin yun. PCO, kumatayo. Kasi nung nakita ko yung dyaryo ng Kapitan Edicet, durog to. Durog. Pisi nga, pumatay, palo rin. Ang pagkakaalam ng pamilya, doon siya niratrat ng machine gun na ditangke. Katena. Pero yung sinabi lang. Pero palo talaga yun ng barilyo, no? Palo. Palo ng barilyo, no? Hindi siya, hindi ta. Kasi sabi ni Nanay Erlinda, pati yung mukha niya, durog na nung pinagbabaril na ng... Oo. Durog na. Durog nung na. Kasi siya nag-aatay doon sa ano eh, sa Kampo Krami. Durog na yung mukha niya. Durog na yung mukha niya noon ni Kapitan Edicet. Niraratrat siya ng masingat. Ibig sabihin, patong na lang sa bala. Patay na talaga si Kapitan Edicet kung pinalo-palo ng sa analistic ah. Oo. Sa pag-analyze lang ng tao ah. O sa, ayun, sa pagpalawakan ng isip. Ganun ang mangyayari. No po. Oo. Maganda kasing istorya eh. Basta lahat, kung meron makukuna ng mas matanda sa akin, marami naman mas matanda sa akin, meron mga 100 taon na malakas pa eh. Oo, totoo. Yung, kung meron makukuna ng mga istorya nung araw, bago ngayon sunod yung sa akin, nung aking mga kasama, gaganda. Oo, gaganda yung pelikula. Oo, gaganda. Yun ang maganda, yung tipong... Pag napanood mo, ganun pala. Oh. No? Ang ganda, napakaganda ng... Yun lang naman ang miti ng pagsasaliksi ko na rin na
ano ba talaga yung kwento? Kasi kapag magkukwento ka, mali daw yun. O kaya sinasalansan natin maigi para kung magawan man ng kwento o magawan man ng istorya na maganda, kahit sa face, kahit sa sinihan mo siya panoorin, hindi ka mananawa kasi kasaysayan ng kabit niyang hinahanap dito, ikatotohanan. No? Napakaganda. Duktong-duktong sa una, kahit gawin mo parto yun, pwede. Oo. Oh. Parto ng lardong putik, hanggang sa pinakakabuuan, hanggang sa nandudong ka sa 70 to 72, wala yung bagay yun. No? Alam mo, tama rin yun. Napansin ko yun. Alam nyo, oh, Tatay Baldo, yung sinasabi yung kahabaan ng buhay. Si Nanay Bating, 98 na eh. Oo. Oh, isipin mo, 98 na. Eh, kung buhay nga si Puti, kay baka mga 90 yung... Ano, 90? Oh, 7 yun. Ano eh? Taon eh. Oo. Yun yung ano. Baka 90 anos na ngayon. Si Nanay Bating, pagka nandudong ka, naglalakad pa siya. Mabilis siya maglakad. Iniisip ko 98. Iniisipin mo 98 na. Kaya maaaring matanda nga at putik na madaloto ngayon. Oo, oh, maaaring 1996 na. Tagal na rin. Katulad nyo. 76 na ako. Oo, 76. So. Dan taon lang at 80 na. Kung tatagal pa. Tatagal. Nakakabitbit pa ng dalawang tiba tubig eh. Nakapagmaliw pa nga lang. Nakapagmaliw pa nga lang bay ganyan. Pero totoo nga yun, o sa pansin ko nga, huwag ka mga ganun na nababaon ng alang oras yun. Ang haba, kasi napansin ko rin, maano ko lang din, nakita ko lang din, kasi nung yung hinihilot kasi yung Nanay Bating, no? Yung nilid yun sa siyempre, hinilot ko. Siyempre, inangat kong maigi eh. Ito na yung pinakabalakang niya eh. May nahulog sa kanyang alam yung kulang lalagyan. May nahulog siya. Pero hindi ko pinansin yun kasi nakapokus ako ron eh. Nakapokus ako sa hilot eh. Ang takay mo eh, wala pang segundo. Hinanap. Hindi, may hinahanap akong ano, nung hinahanap akong wallet. Pero alam ko nasa kanya kasi hindi ko hinihilot ko siya eh. Nadaganan siya ng katawan niya. At yung nahanap niya, ito yung kulay pula, no? Paghawak niya, hindi wallet eh. Ginanon niya. Tapos, iginanon niya sa ilalim niya ng unan. Sabi ko, kung wallet yun, kakalansin yung barya. Oh. O kakalansin. Hindi. Para siyang orasyon na... Meron din ko. Meron din siya. Lagi nasa ulungan niya. Mare, no? Mare. Kasi hindi naman pabayaan ni Putik yun, no? Kung sasaali. Kasi ako nagpatunay, nakita ko talaga yun. Hindi siya wallet. Alam mo yung ano, pagka bumibili ka ng santo niya, hindi hila yung tali. Tapos ganun siya kalaki, oh. Ganun, ginilo. Nakaganun siya, yung inihilot ko siya, yun talaga yung unang inanap niya. Akala ko nga wallet. Hindi ko siya kainintindi kasi inihilot ko siya. Pero nasaksi ako, nakita ko. Yun, yung mahari, no? Yung ulay-ulay na nagpapalakas din. Oo. No? Oh. Yan, 98. Puta, biruin mo kung makatakbo sa labas, eh. Wala kalaalalay. Eh, ako wala. Kahit ano, wala. Pero ako. Kayo naman, sa akin lang, sa sinong pagkasuri ko lang, nabaunan kayo, no? Sa isip lang, sa utak, gano'n. Pero, wala. Siyempre, sa ano na lang din, no? Tulong din ng Diyos Ama yan. Kung ano yung paniniwala at pananampalataya mo sa kanya, siya din ang tutulong. Oo. Totoo naman. Kaya nga, umisa niya eh. Eh sabi, ba't hindi ka nasama sa mga libing, mga kamag-anak mo, kapatid mo? Bawal ka lang. Bawal akong sumama sa libing. Pero pag nasa bahay, nakaburol, napunta ako. Pwede ka napasok sa... Napasok ako, titingnan ko sila kung sino yung namatay. Oo. Pero yung sasama sa... Sa libing, hindi talaga ako nasama. Anak ko, sabi, ang kapatid ni Lelen. Andun ako, paglakad ng patay, andun ako. Pero paglagak, wala kayo? Wala, hindi ako na sabi mo, hindi ako napunta. Gaya ng mga tiri ka ng kandila. Okay lang yun? Okay lang. Punta, wala na kasi yung ililibing. Oo. Gaya ng
nanginito o mag-undras. Punta ako doon. Okay lang yun? Okay lang yun. Walang problema doon. Yung lahat na sama sa libing. Huwag lang yung pag ilalagak na. Ilalagak na. Wala na kayo ron. Labas na. Lalabas na. Hindi. Miskin na doon sa lalit sa pansyong. Hindi ako nasama talaga. Naiwanan ako sa bahay. Kasi nung simula din yung ganun din ginagawa ko, hindi rin ako, pagkalagakan na, hindi yung na, pwede. Lumaalis na ako nun. Oo, yung pwede. Pero yung sisilip ko, okay lang yun. Okay lang, sa bahay, nasa bahay pa. Oo, pero yung nilalagak, lumalayo na ako, lumalapan na ako, nag-iibang way na ako nun, maalis na ako. Yung kasi kasabihan eh. Yeah, sa matatanda, hindi naman masama sumunod sa ibang kasabihan. Oo. Lihiti mo na yan. Yung mga pamahi nung araw. Sabi nga sana yung ngayon, natabunan na. Oo nga, ng baha, lahat. Buong mundo na binabaha, binabagyo. Wala na yung, no. Sabi lang sabi, wala na yung pamahi yan. Pero sa akin, meron pa rin yun. Oo. Yung pumula nga yung buwan eh. May kasabihan na sa kanila yun. Pumula yung kalangitan. May kasabihan sa kanila yun. Lahat ng bagay na makikita at napapansin nila, may kasabihan. Kaya may mission niya yung mga bata dyan. Yung kamagtrabaho nyo, wala sa ayos. Wala sa akin, nag-iba na ang lakad ng panahon. Kaya nga, iba lang generasyon eh. New era. Bagong generasyon. Pero kung tanong ko lang, si Naruputi, pulis din pala dati, no? Nag-pulis sa Dasma. Oo, nag-pulis sa Dasma, no? Eh kung nabubuhay yung kapitan siya ngayon, no? Siguro mga ano, kasing edad siya ni Kapitan Marsan. Mario. Ang ganong katanda, no? Wala rin. Yung mga naging kapitan, wala rin naman pagkakatapos ng termino eh. pero may nakausap ako, nung kay Nardo, may iba lang tayo, yung kay Nardo na tinignan nila yung bangkay ni Nardo ulit, siyempre pa, parang ilalagay sa sako na yun, di ba? Sobrang ano, tagal, di ba yung ibang mga buto yung ilalagay sa sako? Yung kay Nardo daw, buo pa yung bituka. Bakit kaya? Ano kaya ang pwedeng may paliwanag doon? Eh, yun lang hindi natin alam. Oo. Imbis na ilalagay sa sako yung mga buto niya, gawa ng sariwa pa yung bituka niya, eh parang inayaan ulit. Para siyang sobrang tagal na bakit dapat wala na yun, di ba? Oo, tunaw yun. Tunaw na yun eh. Bakit kaya ganun, no? Ano kaya pwedeng may paliwanag doon? Buo pa yung ano niya eh. Kumbaga sariwa pa. Eh baka doon sa naging anting-anting niya, kaya hindi nabubulok. Hindi kaya sa anting, no? Oo, maaaring doon sa anting. Eh, dahil nga yung ganyang anting eh, wala eh. Lifetime yun eh, tutusin. Tumbo petus. Sa petus naman, liliwanagi lang natin sa petus. Iniinom, hindi yung nila... Hindi yung kinukutsara at kakainin. Hindi. Iniinom. Nabuo pa rin yung sanggol. Tsaka yung petos, hindi mabaho. Oo. Talagang... Isa pinigula, itinapolo. O, yung kumukulo. Napanood ko yan, yung sa garapon na kumukulo na itinap. Nung sinanay ba ating ano, nung itinapon, sabay bumulbak-bulbak, para siyang kalburo. Parang panyo, parang tubig na materya. Siguro mga gato kataas na bote. Gato, no? Hindi, yung nasa pinigula, malaking bote. Hindi, yung original talaga na bote. Yung maliit lang. Maliit lang, no? Kasi kaso sa ano niya eh, sa bulsa niya eh. Sa bulsa, oo. sa pinigula yung kwenta. Oo, yung kwenta. Yung meron kamay ng hunyango. Wala yun. Wala yun, no? Wala ko nakita ko eh. Na, sa palataya ko, yung ahas na baribat. Oh, yun, talaga, oh, yung dalawa ulo. Talaga ang tagal sa akin yun. Ano yun? Bato, nagiging bato talaga? Marmol, pero nagapang yun, nabubuhay. Oh? Hindi no, di kaya yun yung ano, no? Ikwete mo.
kinuha sa akin, pati. Matapos, dahan-dahan, nakalapit na ganyan sa dating. Parang nagbubulong-bulong siya. Binubugahan niya? Oo, binuksan. Matapos, binukag ganyan. Nakatama, gumapang. Tambal na ganyan ulo. Anong kulay nun? Parang marmol na... Puteni. May puti, mayroong ganito. May green siya. Walang green, wala. Puti, saka ganito. Ganyan kulay. Nagapang siya. Nagapang na ganyan. Patapos sumot doon sa loob ng manggas. Oo. Pata mo doon sa leeg. Oo. Umiikot lang siya dyan. Hindi, hindi gumapang dyan. Patapos, umiikot unti-unti. Bago, umiikot-unti, pumulo ko dyan. Tumigil. Doon, sa batok yung dalawa ulo. Tapos mamaya konti, bulong-bulong putik. Mamaya konti, unti-unti na kumalas. Bago bumalik, gumapang ulit pabalik. Nakikita niyo yun? Oo. Pinakita sa akin yun. Tapos bumalik doon, inilang yung panyo. Si bato na ulit siya? Bumalik siya doon, unti-unting, kumagisawang unti-unting niikong. Parang ganyan lang sa lansan. Ganon. Nakaganon yung ulo niya, ano? Oo. Para siyang sing-sing na di, ano, di buo, no? Tapos, tapos tiniklop. Tapos siya nabot sa akin. Nung pag-abot sa akin, pinipindot ko. Matigas na. Galing din, eh. Oo, nilagay ko sa bolsa ng bandolet. Hindi yung lagayan ng bala. Oo, lagayan ng bala. Gano'yin mo nga naman. Ito mo, ilang buwan sa akin yon. Siguro mga 3 buwan. Nasa sa'yo? Oo. Hindi ang init sa katawan nun, no? Hindi nga ang titiyo pa, we. Mga talapakan. Pinakawin sa akin. Nakita mo yung binti kong ganyan, eh. Nagkano, oo. Totoo, maano yan, eh. Kapag ka nakakahawa ka ng ganyan, no? Balaso kong ganyan. T-shirt ko, pagkukuha, kubanti. Palit ako. Meron nga ako laging dalas ng pampalit. Kumbaga na, stambay kami doon sa bahay. Sampay ko sa sampayan. Masal paus yun. Palit ako. Ubalin ko yung bandolet. Sasabit ko roon. Pero, parang siyang chaleco na yun. Yung chaleco na gano'n. Parang lagay yun ba? Hindi yung bag ngayon. Ay, parang mayroong ganito. Pero naka-X yun dito. May X dito at may X doon sa likod. Pero susuot mo yun. Ay, hindi. Wala pala sa likod. May eke sa harap. Open. Sa suwan mong ganyan. Tapos, tigatlong talagyan ng clip. May resort tayo sa rito. Puro may eksila naman lalagay doon. Wala naman mahabi. Taka lang yung mga ura-uras niya. Dito lang. No? Ngayon, pag naligo, may tinanggal siro sa kwelyo. Ganyan kontrado, mabintog, nakakuha ng damit, nakatahin ng damit? Oo, parang ginawa yung kalme ng bata. Oo, parang gano'n. Gano'n. Nakaano siya, pardible. Pardible ang gamit nun. Hindi kaya trespe ko yun, may mata. Hindi, kontrado eh. Kontrado. Tapos? Meron nakabalot sa papel. Na orasyon? Oo. Nakabalot sa papel. Bago nakabalot sa plastic. Ah, hindi. Damit din pala. Meron din siyang tela? Oo, may tela rin. Puro pinipindot siya. Siyempre, mausisa ko yun sa ganyan. May pinakapa sa akin dito. Gumugulong. Kaya lang ay... Gumugulong, pinakapa sa akin. Nakakapa ko, tingga. Oh? Tingga, naambrel. Oh? Oo, oh, gumugulong yung pagganan na isod eh. Binaon niya ron? Ewan ko, hindi nga malaan. Tingga lang ba rin, no? Oo, tingga. Mga tingga ng, parang tingga ng carbine eh. Parang tingga ng carbine o parang tingga ng tertiary. Hindi, ang laki nun. Oo. Paano siyang ano? Bulitas niya. Oo, parang bulitas. Nakakapang mo ito, nagulong eh. Eh, sabi ko, marami ka ako talaga ng kwento. Pero,
gaya ng wallet, busog na busog. Naka talagang... Oo, hindi mo naman sasabihin mo. Kaya nga pag binibigyan ko, bubunot na lang na bubunot. Oo. Kaya sabi nga sa akin, parang gabini yung aman. Hmm. Badi. Parami mo kanyang pera. Eh, kung nakako, nasa manuhan eh. Eh, hindi niya alam na binibigay niya sa'yo. Eh, pagkaligo na, dudukot eh. Madukot eh, 3.50. Lagi ako sa bulsa. Pagka kami lumakad, punta kami kay Kamangkong. Galing kami sa... Galing kami sa Juan. Tama kami galing.